Ang aligriya hindi lamang isang tanawin na kung saan hagip nito ang natatanging kagandahan. Taglay rin ito ang mga nakakaaliw na tanawin na ang karagatan ang kinagisnan. Higit pa man napapakalma at nababawasan ito ang mga problema na naidadala ng isang tao. Isang sining ng kagandahan at samot-saring likas na yaman ang matatagpuan dito sa aligriya. Handog ng aming grupo ang isang munting video na kung saan nilalarawan nito ang kagandahan at katanyagan ng aligriya. Nagsimula ang aming paglalakbay sa pamamagitan ng pagsakay sa bus hatid ng SMPC patungong Alegria. Sa aming paglalakbay, aming unang nadaanan ng Naga patungo sa aming destinasyon. Kasabay nito ay aming natahak ang daan ng papuntang power plant, na kung saan ang produksyon ng kuryente ay dito matatagpuan. Ito ay tanyag sa taglay na makapagbibigay ng sapat na kuryente sa buong mamamayan ng Semirara. Sa patuloy naming paglalakbay ay aming namasdan ang pang-agrikultura na pamamaraan ng pagkuha ng mga produkto. Gamit ang bagong daan na ginawa ng SMPC ay aming pinagpatuloy ang aming paglalakbay patungo Alegria. Pagkalipas ng halos 30 minuto ay naabot na rin namin sa wakas ang Alegria. Habang kami ay papasok ng Alegria, ay una muna namin namataan ang angkin nitong mga munting bahay. Ito rin ay may sariling basketball court na kung saan libre sa lahat. Hey guys! Ito nga palang Alegria! Ayan pa ay low tide. As you can see, low tide. Wala pong katubig-tubig dito ngayon sa seawall. Seawall ba to? Hindi mo to seawall. Seawall to? Ah. Isa sa pangkubahayan ng Alegria ay ang pangingista, na kung saan makikita dito ang mga napakaraming bangka na matatagpuan. Sa patuloy namin paglalakbay patungo dulo ng Alegria ay sadyang inabutan namin ang low tide kaya't wala masyadong tubig na makikita. Hango sa simpleng pamumuhay ang mga mamamayan ng Alegria dahil sa kanilang pangingista dito lamang sa tabing dagat. Ang Alegria ay isang tingtahanan na kung saan puno ito ng mga mangroves para mabawasan ang polusyon. Kasunod naman ay aming napaghantungan ang mga cottage ng Alegria na may halagang 20 piso sa pagpasok. Aming ipinagpatuloy ang paglalakbay patungo sa pinakadulo ng Alegria. Halos 20 minuto ang aming paglalakad upang maabot ang dulo ng Alegria. Sa pagtatapos ng aming paglalakad ay sa wakas aming napagtanto na tumuli muna sa aming napiling cottage na naghahalaga ng 100 piso. Pagkalipas ng ilang oras ng pagpapahinga ay aming sinimulan magmasi sa paligid at tumibot kung saan saan. Napakaganda at halos walang katulad na tanawin ang matatanaw dito sa Alegria. Puno ng saya at magaan na pakiramdam ang naidudulot nito sa bawat langkap ng maliwalas na hangin at paglasap ng nakakapusog ng mga tanawin. Malinis na anyong tubig ang mamamataan dito lamang sa talampasigan. Aming uling nilakbay at humanap ng mga anyong tubig na hayop at magmasid ng mapayapa sa paligid. Lumipas ng halos 4 oras na tapos din ang aming hinahangad at panahon na para umuwi. Ang Alegria ay isa sa mga nakakabighaning lugar na kung saan pinapalibot nito ang kagandahan na kanyang tinataglay. At sa patuloy na kagandahan nito
ay may tuturing na tunay na paraiso ang Alegre. Muli naming sasakyan ang bus ng SMPC at tumungo naman sa aming mga kanya-kanyang tahanan.